Magandang araw. Welcome back sa ating channel. So ngayon ay ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-check ng kapasitor ng dryer at ng washing machine. Gamit lang tong ating outlet o yung saksakan natin sa bahay. Okay, bago natin umpisahan, huwag munang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito sa ating channel. So start na tayo. So unahin natin tong kapasitor ng ng washing machine. So ang gagawin lang natin para ma-check natin to, okay, so ipapasok lang natin siya dyan, yung kabila papasok natin dyan, yung kabila papasok natin doon sa kabilang saksakan. Okay, so umpisa na natin. So ipasok lang natin. So ayan, ipasok na natin. Ayan, ipasok na natin. Okay, pag nahugot natin, so paglapatin natin ngayon, titingnan natin kung mag-i-spark siya. So ayun, napakalakas ng spark niya. Ibig sabihin, okay pa yung kuha na to, kapasitor na to. So ulitin natin. Ulitin ulit natin. So ayan. So ilapat ulit natin. So ayun. Kita nyo yung spark niya at saka yung lagitik niya, napakalakas. So okay pa tong kapasitor na to. So ang value nga pala nito ay 9 UF. Ayan. 9 microfarad. Okay, so good pa tong anong to? Tong kapasitor na to. So kapasitor ng washing. Okay. So good pa dahil napakalakas pa ng spark niya. Ibig sabihin, nagcha-charge pa ng kuryente to. Okay? Nagcha-charge at nagdi-discharge pa. Okay. So ang sunod natin ito naman. So kapasitor pa rin ito ng washing machine. Okay. So ang value niya ay 10 UF. Ayan, 10 UF. So malabo. So ayan, 10 UF. So ganun ulit. Ulitin lang natin. Saksak lang ulit natin tagkabila. So isaksak natin yung isa, sunod natin yung isa. So ayan, naisaksak na natin. Tapos hugutin natin. So paglapatin natin, tingnan natin kung anong reaksyon. So ayun, nag-spark siya pero lumagitik lang ng kaunti. So, ulitin natin. So ayan, naisaksak na natin. Ibig sabihin, ayan, paglapatin natin. So ayun, napakahina nung spark niya, halos hindi makita. Lumagitik lang siya ng napakahina. Okay? Ibig sabihin, mahina na yung value nito, hindi na pwedeng gamitin. Okay? So pagka ginamit nyo ito yung gato, napakahina na nung spark niya. So mag-iinit lang yung motor ng washing machine nyo. So napakahina na nung value. Okay? So ibig sabihin, damage na to, hindi na pwedeng gamitin. Hindi kagaya nito, napakalakas ng spark niya, yung una natin tines. So ulitin natin para makita niyo ulit. Okay, ilapat natin, kita niyo ang lakas ng lagitik niya, tapos yung spark niya kitang kita. Okay, so ibig sabihin good pa to. Okay, so tapos na tayo sa kapasitor ng washing. So ganun lang. So ito naman kapasitor ng dryer. So ito ang value niya ay 4.5 UF. So 4.5 UF. ayan, kulay itim lang yung sulat kaya hindi masyadong makita. So ganun ulit ang gagawin natin, isasaksak lang uli natin dyan. So kapasitor ng dryer pala ito. Kapasitor ng dryer. Okay. So, saksak natin. So, naisaksak na natin. Okay. So, ngayon, hugutin natin. So, paglapatin natin. So, yan. Nag-spark siya. Hindi makita. Napakili na. So, ulit. So, paglapatin ulit natin. So, ayan. Lumakas na. Okay. Ulit.
Paglapatin natin. So ayan. Malakas pa yung spark niya. Ibig sabihin, okay pa to. So malakas pa yung spark niya, okay pa to. So sunod naman ito. Ang value naman ito ay, so wala dito. So ito nasa tagiliran. 4 UF. 4 microfarad. Okay? I-check natin. So isaksak lang ulit natin. So ayusin lang natin yung dulo para may saksak natin ng ayos. So ayan, naisaksak na natin. Okay, naisaksak na natin. Ayan, hugutin, paglapatin natin. Yun, malakas ang spark niya. So ulitin ulit natin. So kita niyo yung spark niya. So 4.5, 4 UF lang to, 4 microfarad. So okay na yung spark niya, malakas naman. Kita niyo? Maririnig niyo yung Logitech at tapos makikita niyo yung spark niya. Ibig sabihin okay pa tong kuna to, capacitor na to. So malakas pa to, pwede pang gamitin. So pagka mahina na yung spark, so halos counting Logitech na lang, ibig sabihin mahina na yung value. Pero pag malakas pa yung spark niya, maririnig niyo pa yung Logitech at saka yung spark niya, makikita nyo pa yung spark niya na napakalakas, ibig sabihin good pa yung capacitor. So kung wala kayong tester, so subukan nyo to, pamamaraan na to. Ito na lang yung way para malaman nyo, o kaya dun sa pagpapaandar ng actual na pagpapaandar ng ano ng motor. Okay, so ito yung kwan din sa kwan naman to. Ito, may saksak na natin. So wala siyang spark. So capacitor to ng dryer. 5 UF. Okay? So saksak natin. Paglapatin natin. So wala siyang spark. Ibig sabihin itong capacitor na to ay totally damaged na. Talagang sira na. Hindi na pwedeng gamitin. Okay? Ayan yung damage. So ulitin natin yung good. Okay, ito yung good na capacitor ng dryer. Ang value niya ay yung 4 UF. Yung tinest natin kanina, ulitin natin. So yan, naisaksak na natin doon sa outlet. Tapos ilapat natin. Kita nyo? Kita nyo yung spark? Napakalakas. Okay, ulitin natin. Spark niya, oh, malakas yung spark, tapos malakas din yung Logitech. Okay. Kita nyo naman yung liwanag niya. Diba? Ulit. So, yan. So, nagkwan lang yun. So ayan. Diba? Kita nyo? Malakas yung spark niya. So tapos ito naman isa, yung good din kanina sa dryer din. Inulit lang natin yung good na ano, capacitor. So sa dryer to, 4.5 UF. Kita nyo? Napakalakas. Ibig sabihin good pa to. Malakas yung spark niya. Yan ang ano, yan ang tamang kuan para makita nyo yung kung good pa yung capacitor nyo pag wala kayong tester. Malakas yung spark niya. So balikan natin tong ano, ito namang sa ano, capacitor ng washing machine. So yung good to kanina, yung inuna natin. So huwag kayong matakot, ingat lang. Isasaksak nyo lang naman yan dyan. So, okay? So tapos paglalapatin natin. Kita nyo? 10 UF to. Ay, yung 9 UF. Capacitor ng washing machine. So napakalakas yung spark.
So good na good pa to. So yung isa naman, itong 10UF, itong sira. Ayan, nasasak natin. So, halos hindi siya mag-spark. Lumagitik lang siya ng konti, hindi naman siya nag-spark. So, ibig sabihin, napakahina na ng value nito. Hindi na talaga pwedeng gamitin. So, yung good, yung talagang malakas yung spark. Talagang pag kumislap siya, malakas. Tapos malakas din yung lagitik niya. Okay? So kung wala kayong tester, subukan nyo lang na gamitin itong outlet para gawin, para matest yung mga kapasitor nyo. Kapasitor lang ng dryer yung available natin at saka ng kapasitor ng ano ng washing. Ito yung washing, ito yung dryer. Okay? So hanggang dito na lang. So paki-subscribe naman ng ating channel at paki-like na rin. Maraming salamat at God bless. Okay?